Tamak, baby, tamak. Usapang backdoor. Ang ganda rin, ang ganda. First time ko lang din gagawin mula dito sa Santiago, Ilocos Sur, papunta doon sa Quirino. Usually kasi pag pumupunta ako ng Quirino, dumadaan ako doon sa Bestang Pass. Pero ngayon, eto naman ang ika-cover natin. Dadaanan din natin dyan yung isa sa napakasikat na pasyalan dito sa Ilocos Sur, ang Quirino Skyline. Dalawang beses na ako pumunta dyan actually. Kung dadaan tayo ngayon, pangatlo na. Alright, mapping muna tayo mga brother. Dito tayo ngayon sa Santiago, Ilocos Sur. At pupuntahan natin yung Quirino, Ilocos Sur. Yung Quirino, Ilocos Sur, kung mapansin nyo itong matangkad na bundok na to. Ayan. Dito lang siya. So magsimula tayo dito sa MacArthur Highway. Dito sa crossing na to. Tapos aakyatin natin itong mga bundok dito sa unahan. Dadaanan natin itong Banayuyo, Lidlida, at saka San Emilio, Ilocos Sur. Dadaanan natin itong San Emilio, Ilocos Sur. Paakyat pa dito hanggang marating natin ang junction na ito. Ayan. Ito yung pinaka-marker natin, itong junction na to. At ito yung public cemetery. Itong route ang gagawin ko na to ay hindi tayo dederecho bale papunta ng Quirino, Ilocos Sur, mga brother. So kung mapapansin nyo, tinuturo ko nga itong junction na to kasi kakaliwa tayo papunta dito sa part na to ng Abra. Okay, part 2 ng Villa Viciosa, Abra. Backdoor na naman itong dadaanan natin, di ba? Kung maalala nyo, meron tayong backdoor na dinaanan dati. I think last month ko lang na-post yung video na yon. Dito lang sa taas na itong crossing na ito, napapasukan natin ngayon. Kung mapansin nyo, ito yung papasukan natin ngayon, di ba? Dito lang sa taas yun. Yung backdoor na isa. Ito yung backdoor na pinasukan natin sa last na video ko dyan. Pababa, papunta dito sa Supo. Yan, part na to ng Abra, mga brother. So, ngayon naman, dito naman tayo sa kabilang backdoor. So, ang sasadyain natin dito sa part na to ay yung view deck, mga brother. Tamak view deck dyan sa Villa Viciosa, Abra. Pupunta naman tayo dito sa ilog, sa baba. Ayan. Parte ito ng Luba, Abra. At tatawid tayo dito sa kabilang side ng ilog na to. At sa malamang ay itatawid natin yung motor natin gamit yung balsa. Last time na pumunta ako dyan, si Dominar yung gamit ko. Sinakay ko sa balsa. Tapos, mula dito sa kabilang side ng ilog naman, babaybayin uli natin itong gilid ng ilog na to. Papunta dito sa Tubo, Abra. Ayan, pero hindi na natin aabutin itong Tubo, Abra na to. Dito lang tayo, kakaliwa or kakanan, papahiwalay, papunta dito sa Wayangan. At babaybayin natin itong ilog uli na to. Marating natin itong Supo. Yan, itong Supo Bridge na to. Dito magsisimula yung akyatan papunta dito sa ruta na to. Dito, ito na yung main road kanina. Ito yung kadugtong na main road, mga brother, na dinaanan natin kanina. Kaso nga lang, humiwalay tayo, diba? Ito yun. Dito rin tayo kukonekta. At itong daan na to, naakyatan natin, ito yung dating dinaanan ko na isang backdoor dito sa Abra. Sana hindi kayo nalilito sa sinasabi ko, pero sana nakukuha nyo yung mapping nito. Dahil napakaganda ng ruta nito, mga brother, lalo na sa mga nagtuturing, ay pwedeng-pwede to sa inyo, hindi to masyadong nakakatakot. Ayan, pagdating natin dito sa crossing na to, akyat tayo dito ngayon hanggang marating natin itong skyline, Quirino Skyline. Then from Quirino Skyline, bababa tayo dito, pababa dito sa Quirino Poblacion. Ito na yung Quirino Poblacion. Banayuyo. Ito yung mga Lespu. Okay, ma'am, thank you po. Yeah. Alright, verification check. Ayos! Ilang masasabi ko, ayos tong kalsadang to. Kung naghahanap kayo ng medyo hayahay na rides, pero magandang destination, e-take nyo tong daan na to.
At pwede rin kayong mag-exit doon sa Bestang Pass. Sasagutin naman kayo niyan papasok or bababa, rather mag-exit. Welcome San Emilio. Alright, San Emilio na tayo. Ang bilis ng biyahe natin. At ito yung Municipal Hall ng San Emilio, Ilocos Sur, kaliwa natin. Diretso lang hanggang marating natin yung sementeryo. Doon tayo kakaliwa para makapunta sa Abra. Ito na ngayong public cemetery. Nung mga nakaraang video ko dito, ang pinakita ko sa inyong backdoor na ruta papuntang Abra ay dun sa taas nito. Okay, mayroon pa kasing isa, ito yun. Bababain natin to. Papunta yan ng Tamak. Papunta po ito ng Abra, mga brother. So mayroong view deck dyan na pinapasyalan din sa taas. At yan ang sisilipin natin. Alright, dito na tayo sa junction. Ayun yung pupuntahan natin. Papunta yan ng Tamak. Yan, tapos nandito yung magiging landmark nyo ng cementerio. Public cemetery dito sa San Emilio. At kung didiretsuhin nyo naman to, yan na yung papuntang Quirino Skyline. So tignan natin mamaya kung dito rin tayo lulusot pabalik. O depende kasi yan sa hirap ng kalsada. Saglitin lang natin, tapos pag narating natin yung Tamak, bibigay ulit ako ng panibagong ruta. Titignan natin kung babalik tayo o maghanap tayo ng panibagong ruta para makapunta sa Quirino, Ilocos Sur. Tamak, baby, Tamak. Usapang backdoor. Wait, wait. Rough road na yata ang susunod na ito. Oops. Oh, okay pa. Medyo matigas ng konti yung gulong ko sa harap, ah. 25 na yan. Wow. Nice view. Bitak-bitak yung kalsada ron, ah. Woo! Ayos. Swabe naman yung rides natin. Walang masyadong hassle, mga brother. Wow, nice view. Hayaan itong kalsada na to. Walang problema kahit anong motor pang gamit mo. At least banda rito, ha. Hindi pa natin alam kung anong itsura sa taas. Pero excited na ako. Barangay Tamak. Bakit dito na sa baba? Maganda sana kung sa taas tayo para mas tanaw natin.
Saan ba tinutukoy niyang Budag? Eto? Eto ba yun? Kailangan nating akyatin. I think ito nga. Ito nga yung dulo nun, yung Budag na sinasabi niya. Pero dito pa lang, may solid na rin naman. Kaso nga lang may manakaharang ng mga punong kahoy dito. Pero grabing highlight na yan, mga brother. Oh. Na-highlight itong kabundukan dito. Kitang-kita mo kahit yung malayong part. Usually kulay blue yan kapag kamalayo. Pero dito ngayon, dahil nga nasisinagan siya ng araw, kitang-kita natin. Ang ganda rin, ang ganda. Sulit. Bukan natin pumunta ng Luba Abra. Bukan lang natin kung okay yung kalsada. Kung hindi, babalik tayo the same road na dinaanan natin. Maaga pa naman. Alauna pa lang ng hapon, maaga pa yan. Let's go! Iwan muna natin ito pansamantala. Napakagandang view dito sa Tamak. Medyo matarik din to eh. Segunda lang yan sa Patna. Segunda lang ni Rosa yan. Wait a. Merong dalawang kalsada. Pero teka lang, ang swabe rin dito, ang ganda rin. Holy shoot, bangin na to. Nagawa nila ng kalsada lang itong part na tuktok ng bundok na to. So both sides, dapat yan kita natin kaso nga lang may mga punong kahoy sa gilid. Kasi parehong side bangin. Sementado siya, 2 lanes. So far, ang ganda ng kalsada na to. Sa mga gustong touring lang, yung mga nagtutour, pwede yung gawing ruta to, mga brother. 2 lanes yan all the way paakyat, papunta doon sa Tamak ng pinanggalingan natin kanina sa May Junction. Tercera to, akyatan. Tercera. Panis. Wait. Ate, anong barangay na to? Ha? Diretsuhin ko lang to pagpapunta ko ng Luba. Luba Abra. Diretso lang. Thank you, ha. Diretso. Barangay Tukipa. Grabe yung matatanda. O, tignan nyo. Diba? Kahit ganun na maglakad pero inaakyat nila yung mga ganyang akyatan, mga brother. Bibilib kayo dito. Ganda ng kalsada, oh. Thank you, come again. Oh, ganda rin ng view dito talaga. Oo, ang taas. Tanaw natin sa baba. Okay rin tong ruta na to so far. Hayahay siya. Like literal na sementado all the way. Hanggang dito. Hi guys, dito na tayo sa baba.
Ito na yung barangay na katabi ng ilog. Actually, nadaanan ko na to dati. Ewan ko kung napanood nyo yung video ko. Na pumunta ako dito, nakailang content na rin kasi ako dito sa Abra. Yung binabaan natin dyan, galing sa bundok, papunta dito sa barangay na to. Pahappy ako kung nadaanan yan dati pa. Kaso hindi ko tinuloy dahil nga may hindi pa sementadong part ng kalsada. Kaya putol yung rides ko dyan pataas. Pero ngayon, nakompleto natin. Galing naman tayo sa taas ngayon, papababa, papunta rito sa ilog. Itong papakanan na ito, papuntang poblasyon ng Lubabra. Dito muna tayo saglit. Maaga pa naman to. Yung river crossing dyan, mga brother, dyan nahulog yung isang drone ko. Sayang. Isasakay natin sa balsa itong motor natin bago tayo dumaan dun. Pwede rin dito, Luba poblasyon. Doon tayo tatawid, papunta dun sa Tubuabra. Pwede rin dyan, pwede. Dalawa kasing tawiran dito eh. At ongoing pa rin yung pag-aayos dito sa tulay na to. Ah, may ginawa silang ano, tawiran doon, okay. Ah, wala na palang tawid balsa, mga brother. Meron na silang ginawang ano rito, causeway. At mapapansin nyo, napakadaming ano yan, gitna ng ilog, pero napakadaming tanim na agoho trees. Sarap mag-camping siguro dyan. Yan, dyan yung tawiran. Nakita nyo yung balsa na yon, yung gawa sa bakal. Dati kasi nasakyan ko yung kahoy. Gawa sa kahoy. At banda rito, tumama yung drone ko, yung bato na yan. Oh. Tumama, sayang. Ayan. Grabe yung ginawa nila rito, tambak talaga to. Sabi sa akin ni Kuya, mga 3.5 meters daw. May malalim nga rin. Ayan, labasan oh. Parang gusto ko tayo maligo. Kung maaga tayo makakarating sa Quirino mamaya, ligo tayo sa ilog nila ron. Si Buy ilog ako eh. Hindi ako buy dagat kasi. Nasanay kasi ako sa ilog. Na tayo. Come on, kid. Sabi sa akin, okay na daw yung kalsada dyan sa taas. Kumonekta ng tubo. Ito yan, papahiwalay mga brother. Yan. Kapag didiretsuhin nyo naman yan pababa, papunta kayo ng Tayum, Manabo. Akala ko sasakay pa rin tayo sa balsa kanina. Sabi ko, exciting ulit to. Dahil ang dala ko nung sumakay ako dyan si Dominar, so ubod ng bigat. Eto guys, mga kabundukan na to, dyan tayo bumaba kanina. Bandang Tamak sa kabilang side ng bundok. Andun yung view deck na pinuntahan natin. Alright. Already. Nice view. Anyare. Anyare na sa daan. Tubo Abra? Tubo? Right, bro. Merong entrance dito na 15 pesos para sa motor. May toll gate doon, mga brother. Ganda naman yung kalsada pala rito. Two lanes.
So hindi na natin naabutin pa yung poblasyon ng Tubo Abra. Bago natin marating yon, meron ng papahiwalay na kalsada papunta dun sa Barangay Wayangan. Pababa ulit tayo. Kasi ang tarik nung inakyata natin eh. So, bilang kapalit, meron ding palusong. Gayon lang. Palapit na tayo! Alright, ito na yung marker. So, didiretsyon mo dito papakaliwa. Punta ng Tubo Poblasyon yan. Pero dito tayo papasok sa Wayangan. Pakukonekta tayo ng Supo. Tapos from Supo, paakyat na tayo papunta dun sa Quirino Skyline. Yan, mababang tulay. Ay, magandang liguan nga rin to. Tinamba kanila, dinivert nila yung tubig. Papunta dito siguro part ng ano yan. Irrigasyon nila. Uy, malalim ka ba? Nice. Picnic ground din yan, malamang. May inipo na namang tubig eh, para may maliguan sila. Literal na tinambakan yung ilog. Ang mababang tulay ng Supo. Alright, tapos magsimula na tayong umakyat dyan. Akyatin natin itong mga kabundukan na to. Woo! Let's go, so go! Matusok yung gulong natin dito. Kaya wala kayong bakal na nakausli dito. Tayo tayo dyan. Whoops! Alright guys, mula dito sa ilog, paakyat na tayo sa bundok. Let's go, so go! Quarter to four na to. Oops. Madulas. Pag pumapayar sa yung gulong ko sa likod. Dumudulaski. Kasalubong tayo. At least may iban tayo na kasalubong dito. Ah, dulas ah. Oops. Ah, nakakasilaw to. Paakyat, nakakasilaw. Hindi pa dito, hindi pa. Grabe, kitang-kita natin sa baba. Ang taas na natin. Yeah.
Yeah. Wait. Aha. biglang primera na lang. Oh, primera na lang tayo. Malapit na. Ito na. Check natin kung ilang minuto natin tinakbo to mula doon sa ilog. 16 minutes mula doon sa ilog hanggang dito sa taas. So malapit lang naman mga brother. Let's go. So itong pababa na to mga brother, yan na yung San Emilio kung saan tayo humiwalay kanina, papunta ng Tamac. Paikot pababa, papunta dito sa Tubuabra, Pakyat dito kung saan tayo ngayon. Pero yung pinasukan natin doon kanina, malapit lang actually mula rito. Mga ilang kilometro siguro, mga 2-3 kilometro lang sa baba lang yun. Humaba lang, pinahaba ko lang yung ruta natin. Tara, skyline na tayo. Ang lamig na rito. Sudden shift of weather. Shift bigla, ano? Mainit hanggang sa biglang lumamig. Woohoo! Isang kembot na lang, skyline na tayo. I love Spanish Trail, San Emilio Ilocos. Bakit Spanish Trail? Last na kaya na to. Fascinating place, man. third time ko na rito. Pero talagang nagagandaan pa rin talaga ako sa lugar na to. So tanaw natin dito yung sa Tirad View Academy to, Adventist School. Malidig dito. Eteb banda rito sa likod, tsaka Dilong. Kaya natin makita dito yung dadaanan natin bukas na mula Dilong, Paakyat, papunta ng Sagada, papunta ng Besaw. Yung may hukay na doon na part ng kalsada, yun ang aakyatin natin bukas mga brother. Grabe yan, ano? At hindi lang yan yung pinakamahirap na part mga brother. Meron pa dun sa parte ng Besaw. Ito kasi part ng, kung di ako nagkakamali, part yan ng Quirino. So parte ng Besaw dun naman sa part na yun. Yan, part ng Besaw yan. Tamboan, kung di ako nagkakamali, yung pangalan ng barangay na yan. Kung di ako nagkakamali, ito yung Barangay Katengan ng Besaw. Barangay Katengan yan, tapos yung baba niya dito, yung Laylaya. Yan yung ruta na dinaanan natin sa nakaraan na video ko.